Ako po si Vicente Narbay. Galing po ako ng Mindanao. Pumunta lang po ako dito para maipaabot ko itong problema ko po. Sa inyong misis. Opo. Gaano katagal na ba kayong kasal ni Ma'am Grace Narbay? Kinasal po kami noong 2013. Ilan ang anak ninyo, sir? Dalawa po, ma'am. Sorry, na-distract ako. May pinakita sa akin si Sharie eh. Sila ba yan, sir? Sila yan? Yes, ma'am. Sila po yan, ma'am. Nagkakagata ng nipples. Nakuha ko po yan, ma'am, sa isa niya pong account. Uy, madami. Kasi yung account na ginaano niya lang sa akin, yung isa lang. Tapos yung isa, nakita ko lang po sa isang account niya. Yan, yan po lahat, ma'am. Nandyan po yung mga conversation nila sa messenger. Tapos yung video nila, nandyan po, ma'am. Sino tong kasama ng misis mo sa video, sir? Yung sinisip-sip niya yung nipples. Si ano po, ma'am, ang pagkaalam ko lang dyan po, ma'am, si ano, yung alias niya, ma'am, is si Jeffrey. Yan lang po ang pagkaalam ko Jeffrey sa lalaki. Jeffrey Pasage. Okay. Hindi mo siya kakilala? Hindi po, ma'am, kasi nakita ko lang yan minsan pumupunta doon sa bahay ng ugangan ko. Wow. Kasi akala ko lang kaibigan din ng mga pinsan ni Mrs. ko. Kaya sa akin noon, nagdududa na ako pero wala akong maipakita noon na ano, ma'am, eh katibayan. Kaya ako na lang ang nahihiya kasi pinag-iisipan ko daw siya ng kung ano-ano. Pinag-iisipan ko siya ng masama na wala naman daw akong katibayan. Kung nag-go nga yung Mrs. mo dun sa video, eh, siya pa talaga yung gumagalaw, di ba? Yes, ma'am. Ang sarap ng buhay ni Kabete, eh, nakahiga lang, nakahilata lang dun. Si Mrs. ang gumagawa ng trabaho. Kaisipag. Sipsipan naman daw, sabi ng mga netizens. Noong una, ma'am, nakita ko na yan pero hindi ko muna sinabi sa kanya. Gusto ko sana na siya na mismo umamin sa akin. Pero hindi talaga. Hindi talaga, so, ma'am. So, totoo yung sinasabi talaga na ano, wala talagang aamin. Kapag nahuli ka, basta huwag kang aamin. Ganun. Opo, ma'am. Ganun. Yun ang ginawa ng misis mo. Hanggang dulo, di umamin. Hindi, ayaw niya talagang aminin, ma'am. Hanggang napilitan na lang akong ipakita sa kanya. Doon, nung nakita niya na, panahingi na siya ng pasensya sa akin. Sorry, kaya ganun daw. Ayaw niyang ibanggitin yung kompletong detalye ng lalaki kasi may asawa daw din yun, teacher. So, saan niya doon nakilala to? Doon lang, ma'am, sa ano, ma'am, sa Sultan Kudarat, nung doon nabuka pa kami, ma'am. Wow! Ito pala, may mukha pala, nakabuka ka pa nga eh. Nakatopless na nakabuka ka itong lalaki. Call ka, video call niya yung misis mo. Opo, ma'am, nasa Maynila na siya, ma'am, nung panahon na yan. Paano daw sila nagkakilala, sir? Doon pa yan sa amin, ma'am, sa Sultan Kudarat, sa munisipyo ng Libak. Doon sila niya nagkakilala kasi kaibigan niya ng mga pinsan niya, ma'am. Palaging kaibigan pumupunta ng doon. Mga pinsan. Ito bang mga pinsan niya ng misis mo? Alam yung nangyayaring ganyan? Iwan ko lang din po, ma'am. Hindi ko po masabi. Hindi mo rin alam. Ito bang si Jeffrey, yung kabit ng asawa mo, nakausap mo na? Hindi po, ma'am. Nakikita ko lang po yan, ma'am. Meron pang ginagawa si Mrs. na isa, aside sa pangsisip-sip ng nipples, may sinisip-sip pa sa baba. Yung alam nyo na, fill in the blanks, ano pa ba yung pwedeng sip-sipin sa baba? Ano pong gusto nyong mangyari ngayon, sir? Ang gusto ko po sana, ma'am, kasi hanggang ngayon, panay ano pa rin siya, ma'am, pero malakas pa rin ang kutob ko na may contact pa rin sila. Tapos, ma'am, ang gusto ko sana, hindi na matuloy yung ano niya. Papuntang abroad, ma'am, kasi palabas na siya, ma'am, eh. Ma'am Grace? Po, ako po yan, ma'am. Magandang hapon, Ma'am Grace. Yes, ma'am, po. Nakikinig po kayo dyan sa kabilang linya kanina pa, di ba? Opo. Ma'am, ano pong masasabi niyo dun po sa mga sinabi po ng inyong mister at yung video niyo pong napanood po namin? Ay, yun na nga eh. Kasi may nakuha na siyang ano. May ebidensya na po siya, ma'am. Yun niya po, pinakita na po niya dyan sa inyo. Yes, ma'am. Medyo ano nga po eh. In fairness po sa inyo, ma'am, talagang kaisipag niyo naman po dun sa video, ma'am. Sabihin ko, totoo yan siya, ma'am. Bago lang yan namin magawa. Kasi po, nag-away po kami yan. Hindi sana po yan magawa kung nagbago lang sana siya. Kasi lang po yung ugali niya, hindi na kasi maano, nawawala na po yung respeto po sa kanya, ma'am. Kaya po, nagawa po yung po kanya. Hindi po, ma'am, hindi po yan dahilan, ma'am, na sa ganon, ma'am, na mag-aaway kami, na yan gagawin niya yan, ma'am. Hindi po yan dahilan na para sirain niya yung pamilya namin. Kasi po that time, ma'am, nawala na po ako sa katinuan yung dati. Kasi po yung pag-away namin, dahil po yung sa ano,
ng mga utang ko po. Tapos, mga utang? Anong utang yun, sir? Opo. Kasi ma'am, nangungutang siya ng pera ma'am na hindi nagpapaalam sa akin. Kaya nga, sana man lang magpaalam siya sa akin para malaman ko. Ano po bang trabaho ni Ma'am Grace? Dati ma'am, nagtitinda siya ng ano, yung isda, tapos mayroon ding karne ng ano. Dati, ma'am, ngayon, wala na. Wala na ma'am, umpisa alam nung... Alam taon na po si Ma'am Grace, inyong misis? 29 o 30. Wala kang trabaho ngayon, Ma'am Grace? Wala po, ma'am. Wala kang trabaho, pero may time kang tsumuktsa. May time kang umano kay Sir Jeffrey. Wala kang... Dati pa yun kasi, ma'am. Hindi po yun dito. Alam mo yung weird kasi yun, ma'am, eh. Sabi mo, nawalan ka sa Katinoan dahil sa mga utang. Utang na ikaw naman pala ang kumukuha, no? Nangungutang ka nang hindi alam ng mister mo, namumblema ka, paano mo babayaran? Ma'am. Totoo yun, ma'am. Problema po yun. Pero kasi siya po, ma'am, hindi siya kasi marunong mag-encourage sa akin, eh. Parang sinasabi niya kasi na, ano, na dinadown niya ako palagi. Yun ang rason niya. Tapos pinakahiya niya pa kasi ako sa mga tao, kaya yun. Marunong ka naman ata, ma'am, mag-volunteer. Or maging yung mga actions mo, pwede namang voluntary. Kasi voluntaryo naman ang pakikipagtalik mo sa isang lalaki na hindi mo naman asawa. So, ibig sabihin, pag gusto mo, ma'am. Hindi ka na kailangan encourage. Ano yun? In-encourage ka ba para gawin yun? Yung video na yun? Hindi po, ma'am. Dahil po yun sa mga utang ko. Ginusto ko yun, ma'am. Kasi po, yung panahon yun, litong-lito kasi ako palagi kami nag-away. Kaya yun. Nadala ako sa ano, sa tukso. Yun nga po yung point, ma'am. May time kayong manlalaki, wala kayong time maganap ng trabaho para tulungan ng inyong mister. Ibang nahanap niyo. Ibang nahanap niyo, sabi ni Sheree. Wala na po, ma'am. Wala na po, ma'am. Wala na po kasi ako tiwala, ma'am. Tapos wala na po ko respeto sa kanya, eh. Kaya yun. Kahit ano pong gawin niya, ma'am, hindi na po ako. Eh, paano yun? Kasal itong kabit mo. Okay lang sa yung manira ng pamilya, Ma'am Grace? Hindi naman po, ma'am, kasi wala naman po kami nung lalaki na yun. Wala na po. Wala na po. Paano ngayon malalaman ng asawa ni Jeffrey Pasagi yung mga ginawa ninyo? Hindi ko po kasi alam, ma'am, kasi hindi na po kayo nagpo-contact noon. Na-block na po kasi ako, eh. Bigla na lang po nawala. Na-block na kasi yun, eh. Kahit number, wala din po. Hindi na po makontak. Kahit na, ma'am, bakit kailangan yung kunan ng video yung ganun ninyo? Sinong nag-isip na kunan ng video yung pagtatalik na yung ginagawa yun? Yung lalaki po, ma'am, kasi gisend niya kasi sa ano yun, eh, sa messenger, eh, na hindi ko naman sinabi. Kaya yung nakita ni Mr. Alam mo, ma'am, habang nagkipag-usap ako sa'yo, parang ikaw yung taong hindi mo alam yung ginagawa mo. Hindi mo alam kung ano yung consequences ng ginagawa mo. Kasi ngayon ko lang po yan ang gawa, ma'am. Bakit hindi na lang si Mister? Bakit kailangan ibang lalaki? Wala na kasi yung respeto ko sa kanya, eh. Sinabi ko na sa kanya noon, ma'am, na magbago na siya. Kasi kadalasan na mag-aaway kami noon, ma'am, yung mga pagdududa ko sa kanya, nababaliktad ako, ma'am, kasi magkalapit lang yung bahay namin ng ugangan ko. Kaya ako ang napapahiya kasi ang pinasisigaw niya doon, pinag-iisipan ko daw siya ng kung ano-ano. Pinag-iisipan ko daw siya ng masama kung ano-ano lang daw binibintang ko sa kanya, ma'am. Kaya ako ang napapahiya kasi noon wala talaga akong may pakita na ebidensya. Ngayon, sir, anong gusto mong mangyari? Ang gusto ko ngayon, ma'am, kasi patuloy pa rin kasi siyang nagsisinungaling sa akin ngayon. Gusto ko, hindi na siya matuloy sa abroad niya. Tapos gusto ko pagdusahan nila dalawa ng kabit niya yung ginawa nila, ma'am. Kahit ano pang gawin niya, ma'am, kasi ayaw ko na sa kanya, ma'am. Kasi po, ang ugali niya kasi yan, pag nag-aaway kami, ninasaktan niya kasi ako, ma'am. Ma'am, kaya yan, kahit anong love mo sa isang tao, ma'am, mawawala talaga yan. Eh kahit anong love mo sa isang tao, kung may love ka ng iba, hindi mo na talaga love yun. Opo. Ngayon ko lang yan, may love ka ng iba, eh. Grabe nga yung pagmamahal mo dun sa taong yun. Wala na pala ikaw pera, wala na palang pera kayong mag-asawa. Mas binibigyan mo ng oras itong lalaki mo. Ang sinasabi ko sa iyo, ma'am, ano nga, wala nang pakialam si Sir Vincent kung di mo siya mahal. Actually, wala kaming pakialam kung di mo na siya gusto. Pero ang kakaharapin mo, ma'am, sa sobrang wala mong pakialam, eh yung kaso. Malinaw na adultery yung ginawa mo at matibay na ebidensya yung mga video na yun. Kasi kanina ka pa sinasabi mo, wala na kahit anong gawin yan. Ayoko na sa kanya. Okay lang. Okay lang, magmahal ka na ng iba.
Pero meron ka kasing obligasyon sa asawa mo hanggang kasal kayo. May anak ba kayo, sir? Mayroon po, ma'am, dalawa. Ilang taon na? Yung panganay, ma'am, 12 years old. Tapos yung bunso is 6 years old. O, ma'am Grace, paano yung mga anak ninyo? Sa kanya man yun, ma'am, dalawa. Akala mo ba, ma'am, walang consequences yung ginawa mo? Na pwedeng ayaw mo na lang? Tapos yung misis ni Jeffrey, kung nakikinig man yung misis ni Jeffrey, pasage. Pwede ka rin isama sa kaso kung magkakaso yun ng bawsi. Ma'am Grace, laging yun na lang ang ginagawa nito. Opo, ma'am. Kasi minsan, ma'am, magsabi yung anak ko na lalaki na paggabi daw wala ako doon, nandun yung lalaki, yung kabit niya, sumasakay siya sa motor kapag gabi. Hindi na lang po natin papalabasin talaga. Pwede naman po. Kung magpa-file po kayo ng kaso, possible po na hindi na. Pero sir, gusto mo bang kasuhan or ano ba talaga? Final na sagot mo. Kakaso po ako, ma'am. Masakit sa akin, ma'am, yung ginawa na kahit hindi ko na talaga makalimutan yun. Hindi na rin man kami magkabalikan yan. Sa nakita ko sa ginawa niya, ma'am, masakit talaga, ma'am. Sasaktan talaga ako. Tapos maalala ko yung mga anak namin dahil sa ginawa niya. Nasira na talaga. Eh, kung nakikinig ka man ngayon. Amusay mo. Napataka ka lang ka istorya. Hindi man natatama mag-amusin, iba? Hindi man kita pinapahiya. Ikaw yung gumagawa ng sarili mong kahiyaan. Umuutang ka ng pera na hindi nagpapaalam sa akin. Kung sino-sino na lang pumupunta doon sa bahay, maningil ang mga utang mo. O tinga man niya, ginapahuyaan mo ko sa mga tao. Hindi naman, wala man taga ginapahuyaan. Alam ng mga tao na yan. Ikaw ang kumuha niyan. Sino eh. Sino bala hindi maburido ang ulo? Nagipahuyaan mo ko sa mga tao dito. Hindi mo na siya rason para gawin mo yan. May naningil dito, pahuyaan mo ko. Hindi ka balo mag-isip man lang pasulo ang tao para maistoryahan. Hindi man yun pahiya. Nahiya ka ba? Sinasabi mo, pinapahiya ka ng mister mo? Yes, ma'am, hindi ko man kasi yun sana magawa, ma'am, kung hindi niya ako pinapahiya. Pinilit ka ba na gawin yun? Yung mister mo ba ang nagdala at naghatid sa'yo sa kama? Siya ba ang nagtanggal ng damit mo? Ma'am Grace, pinilit ka ba hindi niya? Hindi naman, ma'am. Oh, hindi po. Hindi kanya, yun kasi yung point eh. Sinasabi mo kasi na ang dahilan kaya mo ginawa yun yung mister mo. Yung mga utang na sinasabi mo, ikaw ang nangutang. Paano, di ka marunong magtrabaho? Bata ka pa? Oh. Nagtatrabaho ako, ma'am. May income ako, ma'am, araw-araw doon. Ba't ka nangungutang nang walang alam yung mister mo, tapos isisisi mo sa kanya? Tapos kung manlalalaki ka, isisisi mo pa rin sa mister mo? Sana hinatid ka niya sa kama, hinubarang ka niya doon, tapos ano, binigay ka niya kay Jeffrey, ginawa niya ba yun? Para isisi mo sa kanya yung ginawa mo? Sarap na sarap ka nga doon sa video eh, di ba, Ma'am Grace? Huwag ka sana magalit ganyan, ma'am. Hindi ako nagagalit, ano, pero... Talaga ang nangyari. Hindi ako nagagalit, pero yung the way mong kausapin yung asawa mo, ikaw na nga yung nakagawa sa kanya ng kasalanan, sinisisi mo pa siya. Bakit? Dahil ganito lang yung asawa mo, mahinahon, ina. Kawawa naman, kinawawa mo na nga, sinisisi mo pa. Ma'am, sa totoo lang ha, hindi nga ako nagre-reklamo noon. Maliit pa yung anak namin, panay niya ako sinasaktan, kahit kunting away. Hindi nga ako nagre-reklamo, ma'am. Nagpaka-martyr ako. Hindi po ako nananakit, ma'am, nang walang dahilan. Matino po ako masama, ma'am. Siya, ma'am. Kahit kunting dahilan, mananakit ba talaga yung lalaki, ma'am? Pinablatter mo ba yan, ma'am? Nagpa-blatter ka ba? Nagpa-barangay ka ba? Meron ka bang witness? Meron ka bang may nakakita ba niyan? Hindi po ako ganyan, ma'am. Hindi po. So, hindi wala. Po ako nagre-reklamo noon. Wala pong nakakita? Wala? Kung ebidensya lang noon, ma'am, mayroon. Kasi alam ni mama sa kani papang yun. Matagal na sana kami magkahiwalay niyan. Pero hindi po ako nagre-reklamo. Ngayon, tanggap ko naman yung may mali ako, ma'am. Tanggap ko po yun. Kung ganyan po ang inyong saloobin, no? Kausapin nyo ngayon ang inyong asawa. Kasi, pasensya po, ma'am, kung magkakaso siya, mayroon talaga siyang cause of action. Mayroon siyang ebidensya. Yun ang problema mo. Anuhan ka na nga sa ibang lalaki, binidyo mo pa. Eh, yun ang problema mo. Ngayon, tagilid ka talaga doon, ma'am. Hindi mo pwedeng gawing depensa na sinasaktan ka niya. Hindi yun excuse. Kung sinasaktan ka niyang noon, no? Alam ko kung paano yung mga ganyang bagay. Di sana, humiwalay ka na. Naghiwalay kayo. Nag-file ka ng annulment bago ka nakipag-anuhan sa ibang lalaki. Yun ang solusyon doon. Pero nakisama ka sa kanya, tinuloy mo pa rin, ginawa mo tong kalokohan mo kay Jeffrey, binidyo mo pa.
So wala na tayong magagawa dun, ma'am. Wala na ba na tayong plano na ano? Kahit ang mga anak na lang namin? Naisip mo ba yung mga anak mo nung nandun ka sa kama kasama ni Jeffrey? I don't think so. Siyempre, ma'am, kahit anong hirap. Wait, sorry, Jeffrey. Papasaylo mo ko. Para lang isa mo, bata. Sorry lang, Gid. Nabuhat ko, ma'am. I'm sorry mo, madawat na ako na imo sorry. Matanggap ko yung sorry mo. Pero may batas tayo. May pinirmahan ka noong kasal tayo. Dapat inisip mo sana yan. Bago mo ginawa yan, dapat inisip mo sana yung mga anak natin. Dapat inisip mo sana kung ano ang hahantungan sa ginagawa mo. Yung sorry mo, matanggap ko yan. Pero yung batas, may batas tayo. Yan ang panagutan mo. Balaan ko na, Kontensya na ko sina. Ang ginuugani ka balugan yung magtatawad. Oo, oh, alam ko yan. Alam ko yan, pinapatawad kita. Pero yung batas, hindi. May batas tayo. Diga kayo na kasing-kasing mo. Oo, dahil nga sa nagawa mo. Hindi naman pwede ako nananakit sa'yo noon kung wala akong mabigat na dahilan. Hindi ako gano'n sa iniisip mo na nang bubugbog. Yung magawa ko lang sa'yo, sakal, sampal kapag umaabot na sa punto na hindi ko na kaya yung bunganga mo. Hindi ako nananakit na walang dahilan. Alam mo yan. Kung feeling mo ay naagrabyado ka noon at biktima ka noon, di sana ginawan mo ng legal action. Kung naniniwala ka talaga na biktima ka, pwede naman yun eh. Nagpa-blatter ka man lang, nag-report ka sa barangay. Ginagawa naman talaga yun. Eh hindi mo ginawa eh. So questionable, okay? Yun lang po, ma'am. Sana po. Napatawad lang po ako. Nangingi naman po ako ng sorry eh. Kasi yung mga bata, kasi yung naisip. Ang gusto ko ganito na lang para tapos na tayo, no? Kasi parang hindi sincere yan. Sabi rin ng mga netizens, Sir Vicente, yun na lang matutulong namin sa'yo. I-file mo yung kaso for adultery. Damay mo to, si Jeffrey, okay? Against kay Grace na Mrs. Mo, tsaka kay Jeffrey. Palutangin mo yan, silang dalawa magkasama. Alam mo, pag nandyan na yan at nakafile na yung kaso, silang dalawa din na mag-aaway eh. Silang dalawa din na magsisisihan. Bakit pa kasi natin ginawa yun? Bakit pa kasi natin binidyo yan? Anong trabaho niya? Wala po, ma'am. Ba't mo siya nagustuhan? Nabiktima ko lang din po yan, ma'am. Nagbakasyon naman kasi yan doon, ma'am. Ikaw ang nambiktima kay Sir Jeffrey? Kasi po, ma'am. Litong-lito kasi yung isip ko noon. Kaya ngayon, hindi na po kami yan ngayon nagkikita. Ma'am, di rin kami napukunta kasi sige, malayo man yan. Okay, doon sa part na yun, ma'am, naniniwala ko sa'yo na posibleng ikaw ang biktima. Kasi doon sa video, ikaw ang gumagalaw. Ikaw nasa taas, ikaw ang sumisip-sip ng lahat na lang. Baka naman talagang totoo. Pero sige, ganun na lang po, Sir Vicente, ha? Ma'am. Tuloy mo na lang yung case. Okay po? Opo, ma'am. You went all the way here para po maayos to. So, tulungan po namin kayo, okay? Kausapin po kayo ng mga staff doon, yes, sa likod, ma'am. Ha? Para makapag-file po tayo, ma'am. Salamat po, ma'am. Okay po.